Marami ng kwento ang nagpatunay na ang wagas na pag-ibig ay hindi kayang buwagin ng mga pagsubok. Hindi rin ito kayang sirain ng agwat ng estado sa buhay o ng pagkakaiba ng kultura. Ito ang kwento ng dalawang taong nagkatagpo at nagkaibigan sa kabila ng hindi inaasahang pagkakataon. Ralph! Ay, Ralph! Bumaba ka nga dito, alam ko nandiyan ka! Ano ba, Ralph? John, kumama! Get up! My name is Alexi, you dumbo! Yeah, whatever. Just get dressed. I'm just gonna call you, okay? Oh, you can go to hell for all I care! Go. Mom! Ano ka ba naman, ha? Bakit ganito? Lahat ng mga credit cards mo, panay puto lahat. Ma, you know, in the States, it's a federal offense to keep on opening people's mails. I can sue you for that. Anong sue? Hoy, ina mo ako, ha? Pilipino ka pa rin. Hindi na po, Ma. I'm an American and so are you. Diba kaya ka nga nagpakasal sa kano? Para maging citizen tayo. Look, Ma, I'm sorry. Pero nakakainis lang kasi. You can't keep on barging into my house. Bahay ko to, Ma. Uy, akin to, ha? Baka nakakalimutan mo ako ang nagbigay ng down payment dito. Ma'am, utang po yun. That's a loan. I'm gonna pay you back. And you have to let go. I'm 27 years old already. Really? I know you're 27 years old, but look at yourself. You're behaving like a 12-year-old. Oh! Wala kang trabaho, ha? Ang dami mong utang. Ako lahat sumasagot ng problema mo, ako lahat ang nagbabayad ng bills mo. Oh, wala kang dire-direction yung buhay mo. I know you hate me, son. But you know what? You have to admit na kailangan mo ko. Ano na mangyayari sa'yo kung wala ako? I'm probably better off. I guess I'm not welcome here. Ano ba naman bata ka, oo? Lahat na lang ng grades mo, bagsak! Math 72, English 73, Filipino 72! Ano ba naman Tagalog lang yun ang binagsak mo ba? Bagsak talaga yung anak mo, tamad eh! Paano hindi magiging tamad lahat ng tao dito, pati lalaki, tamad! At sabi ko nga, hindi kayo dyan umanap ng trabaho para makatulong sa'yo eh! Kayo ako, makahingi kayo ng pera, libo-libo eh. Ang mayroon na itong makasagot ka lang kapag pagnanalo naman ako, makahingi ka ng balato, tanda mo yan! Hindi ka na makakahiri tulad sa akin, ha? Tama na, utang na loob. Makingi-ingi na sa trabaho ko, pati dito sa bahay, maingay. Tama na, please. Makalis na nga ako! Tol, palasin naman, oh. Wala! Ito naman, Tol, sige na, sandaan lang. Babayaran din naman kita pag tumuloy yung racket namin magbabarkado. Paano matutuloy yung racket? Mag ginagawa ko kayo, tumambay at uminom dyan. Hindi, Tol, ha? Tuloy na tuloy yun. Oh? Iniintas lang namin si Paring Oka. Oh? Dadating na yun mula Saudi. Siya nga mamumunod. Sa eh sana, namin, eh. Habang naghihintay ka, inapply mo muna yung trabaho sinasabi ko sa'yo. Hindi na katunga ka dyan. Tol naman, pay! Pagbubuhatin ako ng mabigat, ibibigat ako sa araw. Oo, sayang yung papaya. Tingnan nyo naman. Sige na, Tol. Sandaan lang. Mayulayo ka na sa harapan ko, ha? Oh, umalis ka sa harap ako. Umilit ang ulo ko. Umalis ka sa harapan ko, Jun. Umalis ka na. Gawin mo na kayong 200. Sasaksakin kita, babawiin ko yan. Ang bait mo talaga. Sige na! Anak, may 3,000 ka ba yan? 3,000? Ano naman ang gagawin yung 3,000, tay? Kasi may napaniginipan akong numero, tatayaan ko sana sa loto. Baka manalo. Yung buong 3,000 ay tatayaan niya sa loto. Ang yaman niyo naman, tay. Hindi naman lahat kasi... Yung binigay mong pangkuryente, tsaka pangtubig, yung panggastos na ubos lang eh. Saan nyo na naman dinala yung pera? Pasensya ka na lang. Pinatalo niya naman sa karera, no? Hindi karera! Sabihin ko! Ah, ano?
isang numero na lang, nakuha ko na jackpot eh. Ang laki ng pagkakaiba nun, tayo bingo sa karera. Bingo lang, tayo lang. Mahihira naman tayo, para naman kung makahingi ka ng pera, tinatae ko lang ang pera. Diba, anak, last night pa ako ah. Ilang beses yung sinasabi sa akin yun, last na yun tayo, napapagod na ako. Wala akong ibang naririnig sa inyo, kundi puro last. Wala na akong pera. Ito na to, lahat na to. Pipili nyo na to tayo dahil short na ako, utang na loob naman. Bait talaga ng anak ko. Ay, Joaquin, mag-aral ka mabuti. Itigil mo yung pagkukulay na yan. Huwag kang gumagaya sa mga tao dito. Wala ibang ginawa kundi maghintay na lang ng grasa. Ma'am! Hey! Ma. You know what? This is my house and I can sue you for not knocking. I forgot to tell you kung bakit kita dinaanan kanina. Kasi inaway mo ako. I went there to ask you to pick up Grandma. Grandma? Bakit? Sa airport? Did I pick her up? No. Sa Manila, Philippines. Are you kidding, Ma? No way. Ayoko sa Pinas. Ayoko pupunta dun. Ralph naman. Alam nga naman ako, baka magkita kami ng papa mo doon. I'll pay all your credit cards. Ma, I have a lot of things to do, and nope, you can't make me. Mag-aaway lang po tayo. Ralph. Ayaw ka na ng mga away-away na ganyan eh. You know what? Tama ka. Masyado kitang pinakakialaman. You know why? Because you are so much like your father. You don't aim Ma. High. Kontento ka lang yun dito, yun dito. Yan. Ma, stop it. Can you just please stop talking about him? Hindi nga natin alam kung patay na yung tao. Ako, iba ko sa inyo. Pinaplano ko ang buhay ko. I mean, look at me. I have 4 cars. I have 3 houses. Hindi ba I'm supposed to be happy? I'm so happy! I'm so happy I'm in America! I'm so happy! I'm so happy! Thank you! Tatawagan ka lang namin for the result. Thank you! I love Japan! I love Japan so much! Dear Charo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Susan. Dalagang ina at may amat kapatid na umaasa pa sa akin. Bagamat nakatapos ako ng kursong Computer Data Processing Management, hindi naging ganun kadali ang paghahanap ko ng trabaho. Kung kaya't kung ano-ano ang napasukan ko para lamang kumita. Naging promo girl ako, sales lady, messenger, at kung ano-ano pa. Pangarap kong mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya, pero hindi ko alam kung papaano. Puro ka problema! Bagsak na nga ang mga grades mo! Barumbado ka ba? Tama ba naman makapag-away ka sa eskwela mo? Joaquin! Joaquin! Ay! Alis na dito, Matt! Ay! Tama na! Ano ba ang problema mo? Ha? Ano problema mo? Bakit tumingin yung sword mo? Aba, nasa-play ako sa sapay! Ano gusto mo yung sword ko, Barong? Kaya ako napapa-away! Dahil sa'yo! Ayoko na mag-aral kasi tutuksoy na naman ako ng mga kaklase ko! Ano bang masama sa ginagawa ko, ha? Ano masama sa ginagawa ko? Di ba pupunta ka sa Japan? Di ba Japan yun ko yun? Di ba masama yun? Hoy! Sabihin mo dyan sa mga kaklase mo, ha? Matino akong tao. Ang hirap ng buhay ngayon, Joaquin. Mahirap maghanap ng trabaho. Gusto mo magganito mangyari sa'yo? Kung ano-ano pinapasok para lang kumita ng pera? Anak, ginagawa ko lahat na pagtapos lang kita. Lahat-lahat pinapasok ko dahil gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Mag-aaral ka naman mabuti, anak ko. Ayoko matulog ka sa akin. Huwag mong iisipin yung mga sinasabi ng mga taong yan. Hindi totoo yun. Okay? Naniniwala ka ba kay nanay?
Totoo? Ako na iniwala ka sa akin, kiss mo ako. Isa pa. Isa pa. Kiss mo ako sa kabila. Dito. 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 Ano yung gagawin na? Kasi pinapawisan yung tao. Alam niya naman sanay sa snow yan. Kita, wala pong snow sa Los Angeles. Ay, Ran. Mabuti lang kung gusto na ng baba mo dito. Na nakarang over si Sayo mo daw. Eh, well, she really didn't have much choice. Eh, sabi niya po, wala naman daw pong may visa sa inyo para ihatid si Lola doon. And she kept on drinking every night. Eh, hindi lang siya po titigil nang hindi ko sunduin si Lola. It's kind of blackmail. Blackmail? Abe, Emil talaga. Bibigay na lang kung ako ang gusto niya. Hindi nga marulat na mag-imbisyon eh. Yung mga big time na. Positibo, tsaka determinado yun. Cuz, I think the word you're looking for is, well, manipulative. Ay, nga pala, no? Yung pinsan mo si Annabelle, naku, maiba tayo. Kaya ganda-ganda ngayon. Pakihanap mo nga na mapapangasawang ka, no? Kasi gusto kong apo, blue eyes. Kasi pag-aartistahin natin dito yun, eh. Wala, nililin nyo. Tama na, pakilin nyo muna siya. Oh, ayan, ha? Oh, ayan, lahat ang niluto namin yan. Para sa'yo yan, ha? Kasi doon, puro hamburger, puro mga pizza na kinakain mo. Ayan, tikman mo yung lutong pinoy. Ganda na yan, 4 piece, lumaguan. Oo, oh, yung kalitala, yung bago kong ang kapartner niyan. Oo, yung kalitala po, dito kayo. Oh. Masarap to. Ayan, ang sarap yan. Ito ba yan? Bago, no? Masarap ito. Nay! Nay! Uh-oh, somebody's in trouble. Man, check out this mess you made. Ano na? Just help me clean this up. Baka mahuli ka pa ng manager. Hey, hey. Stop crying. Bakit? Bakit? Ano nangyari? Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Anak, hey, bakit? Hey. I didn't do anything to your kid. Siya nga yung nagkalat eh. Eh bakit tumilak yung bata? Tinutulungan ko na nga eh. Oh, ano nga dito? Ay, nako. I don't know, man. Let's just go. I don't want to argue with stupid here. Hoy! Anong sinabi mo? Who are you calling stupid, ha? Huh? Who are you to say who is stupid and who is not? Why are you the greatest? You think you own the world? You just don't have the monopoly of the English language? Let's go, baby. The driver's waiting. Nay, ang galing mo pala mag-English. Ganun talaga, anak. Hindi ka basta magpapatalo sa Inglesero, no? Pag-i-English din si nanay. Nay, sino ang driver? Pwede ka ba? Good here? Ako, sir. Sigurado mag-i-enjoy kayo dito. Table pa kayo. Siyempre. Bigyan mo ito ng maganda. Pinakamaganda niyo, ha? Okay, sir. Ano order natin? What are you having? Beer, sorry. Okay. One beer and the bread. Okay, right away. Susan. Okay ba dito? Thank you, Chef. Hi! Chef, Susan. Ikaw? Wait, I thought you were rich. Huh? What was she saying? Come on, the driver's waiting. Eh, ano wow. Naman, may driver naman talaga. Oh, asan? Ay, pick up driver nga lang. Bakit? Pinanong mo ba ako ng driver? Well, okay. Sorry. Sige, magtawa kayo. Tawa pa. Tawa pa. Basta ako, tutable ako sa inyo. Mag-order ako at entertaining ko kayo. Lalasingin ko lang kayo. Yan na naman ang trabaho ko. Yun lang. Okay, well, that's your job. Come here. Ay, teka muna. Teka. No touch. No shoulders. No touch sa legs. At higit sa lahat, hindi ako tinitake up. Dahil hindi ako ganun. Basta mag-iinuman na tayo dito. Sikahan lang ang handa ko, okay? Yun lang ang hinahain ko sa customer ko. Hey, that's pretty good. Okay. What is it? Ayos. Chicharon bulaklak. Bulaklak? Oo. What is it? A vegetable? Vegetable, ano ba? Ano yan? Sa Tagalog, lapay. Ano? Lapay. Alam mo yung bituka at saka atay. Magkakadikit yan. Mga one seat apart lang yan, pero magkakaklase yan mga yan.
Dude, why didn't you say so? Man, all you eat here, that's good. You guys eat the same ka? Yeah. But... Huh? I think I know what you're thinking, so... Oh. I'll stop right there, because, I'm not interested in marrying a Filipino. I'm not interested in marrying, for that matter, anybody. Wow! Alam mo, akala mo, interesado ako sa'yo? Nagkakapalan tong isang to, ha? Well, that's what the woman usually says. Eh, kasi nga, US citizen ka, eh, yung ka, eh. Kung in-check ka, sabihin ko, in-check citizen ka, diba? Eh, hindi. Alam mo kung ano ka? Isa kang... Aning na US citizen. Yun ang pinakamaganda explanation sa pagkatao. Okay, so what's that mean? You know, that's the side effect. If you're a drug addict, aning, so that is you. Oh, hey, I don't do drugs. It's just brandy for me and that's it. Alam mo, sumasakit ang ulo ko, order na lang ako, tsaka papatay ka kita dito itong bulaklak na to para, no, para maging mag-best friends kayo. Oh. Kapatid, waiter! Dalawang shot, ha? Dalawang shot ng vodka on the rocks. Yeah, man. Food fight! Bye! Check this out. Bye! Go, food fight, man! Nakakatawa ba yung nakikita mo? Yeah. Seemed like they were having fun. Yeah, ka dyan. Mukha ba naglalaro yung mga batang yun, ha? Nag-aaway sila. Okay? Oy. Iba dito sa Pilipinas. Iba Pilipinas, iba ang Amerika. Ang mga tao dito, nag-aagawan sa pagkain. Sa pera, para may makain. Lord, salamat ah. Nakuha ko na yung kota ko ngayong gabi. Diba, binuin mo utakan pa ako ng manager ko. Sandaan din yun ah. Utak talaga yan eh. Siyempre, ipagdadasal ko pala yung anak ko. Sana bumait na siya. Sana mag-aral siya mabuti. Damay mo na rin yung atay ko. Sana kayanin niya pa yung trabahong ginagawa kong pag-inom gabi-gabi. Eh, wala eh. Ito lang ako maaasa ngayon eh. Yung baka problema, hindi na kita abalahin, Lord. Kakayanin ko na lang to. Abalik ako ulit bukas. Tulog na po ako. Sige, Lord. I'll see you tomorrow. Same time. Same place. Ano yan, Chan? Ito na. Gabing-gabi na. Papagalitan na naman tayo ni Chang yan. Sabihin ko, sasakit na dinadala. Ito na. Oh, Insan. Baka gusto mo nga maligo, ah. Puno na yung lab. Thanks. Guys, do you know who this man is? The one next to my mom? This is... Alam mo, bored ka, no? Tara, labas na lang tayo. Okay, I was thinking maybe tonight we could go to the bar. I wanna go back. Sa bar? Yeah. Kay Susan? Yeah. Huwag mong sabihin... No, nothing like that. Sigurado, magdamahaga na naman yan, eh. Maaga pa ako bukas, eh. Hatid na lang kita, ha? Wow, Lord, ikaw na naman. Aga-aga mo nang mamambuisit. At may inumin ako, ha, nang bumabawi ka. Salamat. Well, I just wanted to give you this. I dropped it the other night. Diyos ko, ikaw pala nakakuha nito. High blood na ako, kahanap ko nito, eh. Thank you, ha? Mabait ka pala. Salamat. I hope you don't mind me asking. Mm.
But, how'd you end up as a GRO? Can't you find any other job? In fairness naman sa akin, nag-effort naman ako. Dati, nagbenta ako ng medyas. Tapos nag-ahente ako ng alcohol. Masa pa ako tagawa ng pitong freezer na ice cream mo, pero hindi talaga kasya yung sweldo ko. Eto, hindi ko zero ako. Pero hanggang hindi ako nagpapatikom sa customer, malinis ang konsensyo ko at makakatikin ako ng diretso sa anak ko. So, you go to the chapel every night to pray. Is that what you do? Bakit mo alam yan? Sinusundan mo ako, no? Meron ka masamang binabalak sa akin, ano? Oo, oh, ikaw ka magpapahuli sa akin, natamaan ka. Take it easy, okay? I saw you there the other night. You were heading that direction. That's it. Ay, alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan may kinakapitan ka. Para tumibay ang sikmura mo, tumibay ang dibdib mo. Oo, gabi-gabi, dumadaan ako doon. Susumbong, nagdadasal, makikipag-usap, dumadaing ng problema, lahat na. Kaya bago ako umuwi sa anak ko, pagkatapos ng trabaho ko, kahit paano mag-aano na yung pakiramdam ko kasi dumadaan ako sa chapel palagi. And you honestly believe that God will answer your prayers? Aba, oo naman. Oo naman, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Pinapakinggan niya yung mga dasal ko. Na mabibigyan ko ng maganda kinabukasan ng anak ko. Na magbabagong buhay ang batog akong tatay na pinaka-consumisyon sa buhay ko ngayon. Why? What's your father like? Consumisyon ba? Ay! Wow! Numero uno, Lord. Kung hindi lang nga masamang magtapon ng tatay, tinapon ko na yan. Joke ko lang ha. Mahal ko yun. Mahal na mahal ko yun. Ay no, kapag nawala yun, kahit ganun ugali nun, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kapag nawala siya sa akin. Bakit kasi hindi ka nalang nagpasama sa mga pinsan mo? Ewan ko. Well, they don't wanna go with me, so ikaw na lang. Alam mo, natatakot ako dyan sa'yo, ha? Hindi mo na ako pinapasok. Kulang na yung susweldohin ko sa club. Bago hindi ko pa alam ito pinapasok ko, baka sumabit pa ako sa plano mo ngayon. Pambihira ka naman talaga, oh. Sino ba ito pupuntahan natin? Basta, stop asking questions. I said I was gonna pay you 2,000 bucks, okay? Payat, 3,000. Kailangan pa tuition ng anak ko. Okay. Deal. 3,000. 3,000? Yeah. Okay sa'yo yun. Okay. magandang gabi ho. Magandang gabi. Medyo nasiraan ho yung sasakyan namin. Pwede ho bang pakitingin? Oo. Oh. Sandali ho ha. Ayaw umistarta. Eh, manong kayo ba may-ari nitong talyer? Oo, oh, yeah. Anong pangalan ninyo? Rodolfo Tobias. Pasensya na ho kayo kung naistorbo kayo ng ganitong oras ng gabi, ha? Okay lang. Alam kong sarado na kayo, baka magalit pa sa inyo yung misis nyo. Dapat nagpapahinga na kayo. wala akong misis. Eh, anak po. Maluwag lang pala itong baterya, eh. Hindi ba marunong sa makin na yung boyfriend mo? Hindi ko boyfriend yan. Papenpal ko lang. Galing Amerika yan. Ha? Amerika? Amerika ba ka mo iya? Oo. Saan sa Amerika? Sa LA po. Pakitanong nga sa kasama mo. Baka may kilala siyang Emily Cortez. Taga LA din. Baka sakali lang yun. Do you know any Emily Cortez from LA daw? Yeah. She's my mother. Get inside. Let's go. Sandali. Nabihira naman. Mm-hmm.
Ano bang problema mo? Nakilala mo lang yung may-ari ng Tanier, naging ganyan ka na at natulala ka na. Susan, don't you get it? Tatay ko yun! It's the first time I'm seeing him. Pati na ako nagpunta dito eh. Mukha akong tanga. Alam mo, I got the urge to come here and see him kasi I wanted to see how miserable he was. Tagalit ako sa kanya. Pinabayaan na kami ni mga ama. Lumaki ako na walang ama dahil sa kanya. Tinirahan niya yung pamilya namin. Wala siyang kwenta. Pero kahit di ko tanggap, wala akong choice. He's still a part of our life. He's still a part of mine. Eh, sana kinausap mo siya. What the hell for? Nag-survive nga kami na wala siya. Hindi ko siya kailangan. Nabuhay kami sa Amerika. Ako, nabuhay ako. Wala akong kasamang ama. Ay, hindi ko na siya kailangan. Pero hindi ko naman mo. Sigurado kang okay ka na? Yeah. I'll be okay. Is this where you live? Mm-hmm. Leta, no? Tsaka, pangit, masikip. Parang ganyan sa States. No, I didn't mean that. Hindi, okay lang. Totoo naman eh. Hindi na kita papapasokin na masyadong magulo sa bahay nga naman eh. Well, sige. Thanks for the company. Thanks sa company? Uy, walang thank you dito. May bayad yun. Oh, yeah. Teka. Kalimutan ko. Here. Thanks. Okay. Teta ka muna. Sobra-sobra to, ha? No. Sige. Keep it. Ano keep it? Hindi. Kung ano lang yung pinag-usapan natin, yun lang. Okay? Okay na ako dito. Okay. You sure? Mm-hmm. 3,000, yun na pinag-usapan natin, di ba? Alright. Sigurado kang alam mo na yung pauwi sa inyo? Yeah. If I get lost, tatawagan ko lang si Gino. Okay. Ingat ka. Alright. I'll go ahead. Sure. Ay! Sandali! Sa'yo na to. Tago mo. What am I gonna do with this? Hoy! Effective yan, ano? Kapag maingit ang ulo mo, kaya galit ka, malungkot ka, depressed ka, hawakan mo yan, you'll feel good. Pero, huwag mo mawalain yan. Huwag mo rin sisirain yan. Huwag mo nga hayaan mo putol kasi mamalasin. Bakit naman? Dahil kapag nangyari yun, magagalit ako sa'yo. Hindi na kita papansinin kahit kailan. Hindi na kita friend. Dahil ibig sabihin, hindi mo iningatan yan. Alam mo, napaka-importante sa akin yung rosaryo niyan. Oh, well, if that's the case, then why are you giving it to me? Hoy! Joaquin! Bumalik ka rito! Ano sabi ko sa'yo? Ha? Ano naman ba nangyayari? Ako'y anak ko, ayaw na makinig sa akin. Pinatutulog ko na. May pasok pa bukas yan, di ba? Eh. Okay. Nay! Sabihin mo na ako sa grocery? Si Ralph. Si Joaquin ko lang. Hi. Lubusan ba yan? Ba'y kasama mo yan? Joaquin! Halika! Bilis! May regalo sa'yo, Tito Ralph. Oh, Joaquin. I bought you a peace offering, ha? Para bati na tayo. Open it. Bilis. Sige, just rip it apart, man. Bilis. Yeah. Come on. Sige. Oh. Ito pa. Meron ko pa dito. Wow, baseball! You know what baseball is? Napapanood mo sa TV, ha? Marunong ka ba? Oh, here. Open it pa. Dami yan. Wow! Go. Take it out, go. Naging madalas ang pagdalaw ni Ralph sa amin. Ipinapasyal niya kami ng anak ko.
hanggang sa tuluyan nang mahulog ang loob ng anak ko sa kanya. Napuna ni Ralph ang pangangailangan ni Joaquin ng isang ama. Isang amang ipinagait ko sa kanya dahil na rin sa kawalan ng pag-asang may lalaki pang magmamahal, Char. What about love and marriage? Do you believe in it? Oo naman. Love. Kaya nga siguro nagkaroon ka ng anak, ha? Marriage. Yun nga lang. Tinakbohan ako ng tatay nito, eh. Charity ko, di ba? Ako? I don't believe in love and marriage. I mean, kasi may yung mom and dad ko. Pakasal sila, di ba? But then my mom left him because she wanted to go to the States, get married to an American, become a U.S. citizen. Walang nagawa yung dad ko. I mean, is that love? I don't think so. Kaya ako, just, you know, no commitments, no nothing. Just hop on from one girl to the next. I thought I was happy that way. Till I saw you and your son. Saan nga ba yung dad ni Joaquin? Ewan. Bigla nilang nawala eh. Pero, sobra kong minahal yung tatay niya. Yun nga lang, mali ako ng lalaking minahal. Pero alam mo, hindi ko na naiisip na meron pa lalaking magsisiryoso sa akin. Lalo ba ang trabaho ko? GRO ako, di ba? Hindi ko pa napapaliwanag kung anong ibig sabihin ng GRO na kasagahan ako ng tao. Ayong mga lalaki, pare-pareho walang kayong lahat. Ay, sorry. Sorry, hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Yeah, forget it. I know what you mean. I mean, hindi na naman ako siguro example of a decent guy, di ba? Hindi ako naman. Boys na anak mo. Joaquin! Come here! Pawis ka na. Hindi ka na amoy baby? Ha? Ha? Amoy mo? Yan yung kiligili? Yan yung kiligili? Bantut! Oh, take off your shirt. Tikman mo to, isaw o. Galing! Sarap to. Paano mo nga naman mo? Pasubukan mo muna. Okay, I'll try. This one. IUV. Huh? Oh, kaya naman pala eh. Hindi. Mukhang nagkakaigihan na kayo ng anak ko ah. Buti naman, pakasal lang muna para maging citizen. Tay. Bakit? Sensya ka na sa tatay ko, ganyan talaga kasi. Kagan mo lang. Gorgeous friends. Huwag nang patagalin. Kung ako sa inyo, ate, huwag mo nang pakawalan to si Ralph. Bayaw, may blue seal ka ba dyan? I don't smoke, pero pwede papili na lang tayo. Yossi, sige, kahit pang Yossi na lang. Sure. It's okay, it's just 100 bucks. Wala pa namang $2 yun. Maski na, sa susunod huwag ka magbibigay ng kahit na ano. Mahirap yun, masanay sila sa'yo. Nah, alright. Wala nang problemahin yun. Hindi all right yun. Kasi ayokong umalis ka ng naisip mo, naisa ka ng pamilya ko, no? Truth is, I don't feel like leaving anymore. Ayaw mo umalis? Bakit naman? Kapag Diyos ko, akong ako lang. Gusto ko na maglaho sa pamilyang to. Gusto ko yung alam mo yung bigla na lang akong mawala. Ang sarap isipin, ano? Ang sarap mangarap na sarili mo lang yung iintindi mo. Pero yun nga lang. Mangarap lang talaga yun. Kahit na anong inis ko sa pamilya ko, hindi ko naman din magawang isipin na umawala sila sa akin. Hindi ako mabubuhay na wala ang pamilya ko sa tabi ko. Bakit naman? Abay, siyempre, pamilya ko sila eh. Mahal ko sila. Sa isa pa, ang hirap isipin na pag iniwan ko yung pamilya ko, hindi ako magiging magandang example sa anak ko. Alam mo yun, yung kamamaya, balang araw, iwanan ako ng anak ko. Magkakahiwalay kami. Kasi nakita niyang yun ang ginawa ko sa tatay ko. Kita tips? Hmm.
Hindi ako nagkakape. Magaling! Nag-baseball ka ba sa Amerika? Yeah, about 7th grade. O eh, bakit ka tumigil? Alam mo, ang lalaki dapat may sport. Nagja-jogging ako tuwing linggo. Gusto mo, sumama ka. I'm sorry, but I didn't come here to come looking for a dad. I'm going back to the States soon, and I don't plan on going back. Never. Never? Kumusta ang mama mo? She's okay, I guess. 2 houses, 4 cars, still fine. Apat na kotse? Bakit may color coding din ba doon? Probably because she could afford it. That's why. Siguro, hindi siya masaya. Huwag malungkot siya. Alam ko, sinabi ko na naman sa kanya eh. Malungkot ang buhay sa Amerika. Yeah, there you go. Iniwan niya ako para magpakasal kay Phil, isang US citizen. And wala kang ginawa. You didn't even try to follow her. Sino ba ang nagpakasal sa aming dalawa? Hindi ba siya? Ako hanggang ngayon, binatawa lang sabit. Eh, gano'n naman pala eh. So why don't you follow? Hindi mo man lang siya pinigilan. Dahil yun ang nararapat. Kilala ko ang sarili ko. Alam ko kung hanggang saan ang buhay na may bibigay ko sa mama ko. Simple lang ang buhay na gusto ko. May talyer, may pera, walang utang, pero masaya. Hindi ko kayang ibigay ang buhay na gusto ng mama ko. Kahit pilitin ko, alam kung balang araw maghihiwalay din kami. Dahil may isa sa aming hindi masaya. Ayokong mangyari yun. Mas gusto kong panatilihin ang pagmamahal sa mama mo. You're a coward. Ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala kung paano mo gustong tingnan. Pero ako, hindi ako nagsisisi na pinakawalan ko ang mama mo. Dahil alam ko masaya siya, nagagawa niya ang gusto niya. Hindi mo matanggap yun, wala akong magagawa. Ganun ko kamahal. Ganun ko kamahal ang mama mo. Ayoko siyang ikulong sa buhay na gusto ko. Iba-iba ang mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ng isang tao. Iyan ang paraan ko. Susan! I did it! I spoke to my dad! Thanks to you. Thank you. Thank you so much. Congrats!
Congrats! Well, finally. Thank you. Gumaganda na naman ang tingin ko sa buhay. Ang saya-saya na naman ang pakiramdam ko. Natatakot ako. Natutuwa ako. Umiibig na naman yata ako. Susan, thanks for the wonderful evening. Have a wonderful, wonderful evening, Kapodzin. Para naman tayong nasa States, hindi ako sanayin mo ka ba? Okay. Good night. Good night. Wait, wait. Yeah. Here. It's not much, but consider it my tip for the night. 1,000. Bayad. Okay lang ito kaysa wala, di ba? Good night. I'll go ahead. Sobra akong nasaktan sa pangyayaring iyon, Charo. Akala ko iba si Ralph sa mga lalaking nakilala ko. Umasang magiging seryoso siya sa akin. Pero tulad din pala siya ng ibang mga lalaki na ang tingin sa akin ay isang babaeng bayaran at mababa ang pagkatao. Ang mas masakit pa dun, natutunan ko na siyang mahalin. Simula noon, nawala na ako ng pag-asa. Para na akong isang tuod na sumusunod na lang sa agos ng buhay. Yung walang direksyon, yung walang kinabukasan. Maritain na kung gusto mo. Ganon. Lagyan mo lahat yan dito. Ako bahala dyan. Uubusin ko yan. Lalo GRO ko eh. Wait ha. GRO ko, ubusin ko yan. Sabihin sa kanya ha. Gusto ng pet. Oh, thank you. Take another one, another one. Boss. Nabalot ka pa? Susan! Tenoy. Susan! Wala. Susan! Let's talk. Wag ako kausapin mo. Lasing ako ngayon. Maghanap ka na kausapin. Ayun yung magbabalot kausapin mo. Walang ginagawa. Susan, what was that all about? Alin? The flirting. Flirting inside with a man. Naman. Napaho ko yun. Apektado ka. Don't ever do that again. Makes you look cheap. Besides, what was he paying you anyway? Malaki. Ayaw mong tapatan? Kung kaya mong tapatan, sige, sasama ako sa'yo. Buksan mo yung auto, masasakay ako. Paano, susunod, dadala ko ng Penoy. Bilisan mo! Bilis! Uy, bukas naman pala, hindi ka nagsasara. Akala mo dito, Amerika? Hindi ka, bilis. Saan mo masayang ang oras ko? Ano may pintuan? Ano pang hinihintay mo? Sulitin mo na. Parang sarami akong gagawin. Yan na. What are you doing? Ano ba ako? Di ba? Susan. What the hell did you want me to do? I was jealous. Every time that man would touch you, I wanted to kick his ass every time he touched you. You hurt me, you know. You hurt me bad. Saktan ka? Jealous ka?
Problema mo yun. How much is it gonna take me to keep men from touching you? How much? Mahal ako. Hindi mo ako kaya. Well, okay. Here's a lot of money. Take it. Is this enough? Humingi na sorry sa akin. Buong buhay ko, lahat ng lalaki at tingin sa akin, mumurahing babae ako. Pero ikaw lang ang paramdam sa akin nun. Ikaw lang ang paramdam sa akin nun. Akala ko iba ka. Akala ko iba ka rin. Maruno ka lang maging yes, mayamang ka lang, pero pareho ka rin nila. Pareho kayo, baka wala kayong kwenta, wala kayong kwenta. Sisisi ako na nakilala ko ito. Huwag ka na magpapakita sa akin. Lalo-lalo sa anak ko, ha? Ewan ko makikita ka ng anak ko. Kamamaya mahawa mo yung sakawalabihan mo. Sayang, galing dito si Tito Ralph. Magbabay siya sa akin. Uuwi na siya sa Amerika. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba ganito ang mangyayari. Okay naman ako dati. Okay naman ang buhay namin mag-ina. Bakit pinasok-pasok pa si Ralph sa buhay namin? Ano, ganito na ba talaga ang papel ko sa buhay? Ang umiyak na umiyak. Ang magtiis. Ang maiwan. Daya-daya mo naman eh. Namimili ka naman ang mamahalin mo eh. Parang hindi ka na naawa sa akin mag-ina. Parang mo kayong pinasabik sa kini, tapos agawin mo rin naman. Ayoko na. Ayoko na magdasal sa'yo. Pababayaan mo rin lang naman ako eh. Ako, anak! Huwag mo lang babati ka. Alala na ako eh. Si paring Gardo kasi. Kanina pa naniningil, may utang kasi ako sa kanya. Hindi pa nababayaran yung tinaya ako sa pusoy noon. Nakakahiya naman, di ba? Salamat. Pero... Eto, may utang kasi ako sa mga barkano ko. Baka... Baka pwede mo naman dagdagan to, Tol. Anak! Anak, kulang to eh. 3,000 yung utang ko doon sa kumpare ko. Nakakahiya naman. Baka sabihin. Hindi ba? Ay, utang yun. Kailang... Ito. Kalkalin niyo yung wallet ko, yung bag ko. Tignan niyo, baka may balyata, busin niyo na! Kaya nga. Ano ba ang problema mo, Susan? Ha?
kayo ang problema ko, kayong lahat! Buong buhay ko wala akong ginawa, kundi palamunin kayong lahat! Ay, Susan, hindi po ikaw nagpapalamon sa amin. Ikaw buong buhay, kaya mo na kami insultuin ng ganyan, ha? May insulto ka, Tay? Masakit? Masakit ba yung sinasabi ko? Nasasaktan ba kayo? Alam, maganda! Maghanap kayo ng trabaho nyo! Tustusan nyo yung sarili nyo mga bisyo! Hindi po ako kahingi na hingi sa akin! Pagbihira naman buhay to, eh! Anak ng pading tol, pabarabara na nga lang hinihingi namin sa'yo, iksinasama pa ng loob mo. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Bakit, ha? Kaya bang bayaran ng tumbasan ng mga bawat bayang binibigay ko sa'yo? Oo, kaya ko. Sabihin mo na, magkano? Hindi magkano, John. Hindi magkano. Dahil kung may pagpapakalaga ka sa'akin, alam mo na hindi kaya tumbasan ang bagong kilap na ginagawa ko para bigyan ng mga bariya-bariya mong yan. Okay na naman sa akin, tayo nasuspentuhan ko kayo eh. Okay lang, nasuportahan ko kayo. Pamilya ko kayo eh. Hindi ko naman kayo kaya tiisin. Pero kayo. Buti sana kung naiisip niyo kung saan ko kinukuha yung perang yan eh. Kung saan ko kinukuha yung pambiso ninyo, yung pangyosi ninyo, pangsusugal mo. Naisip niyo ba kung anong katumbas itong mga perang yan? Naisip niyo? Alam niyo kung anong katumbas yan? Dignidad ko, Tay. Pagkatao ko, Jun. Katumbas niyan yung pagbaliktad ng sigmura ko sa kakainom dyan sa punyetang bar na yan. Kasabay niyan yung pakikipagbulahan ko sa mga walang pakiramdam na lalaking yan. Wala kayong pinagkaya pa sa mga customer ko, Tay. Wala kayong pinagkaya ba dahil hindi nyo naisip ko nung nararamdaman ko. Hindi nyo naisip ko na sasaktan ako o naiinsulto ko sa mga ginagawa ninyo sa akin. Malakas ang kutob ko na hindi nyo ka naiisip kung nasan ako eh. Kung ano nang nangyayari sa akin, kung may masama bang nangyayari sa akin o ano. Naisip niyo yun? Malamang hindi! Wala kayong ibang inisip, kundi pera. Importante sa inyo, makakauwi ako dito na may dala-dala akong pera pang bisyo ninyo. Yun yun! Yun lang ang naiisip ninyo! Wala kayong pinagkaya mo sa kanila. GRO at tingin niyo sa akin, Tay. GRO na rin ako sa pamilyang to. Sana, Tay. Jun, sana maisip nyo na sa tuwing nagsusugal kayo, sa tuwing nagsisindi kayo ng sigarilyo ninyo, pagkatao ng anak ninyo'y naapakan, Tay. Pagkatao ko. Sana may isip niyo yun kahit minsan lang. Naawa kasi ako sa'yo. Nungkot-tungkot mo. Dati, lagi mo sinasabi sa akin. Ako nagpapasaya sa'yo. Nay, hindi ka naman masaya dahil sa akin. Masaya ako, anak. Ikaw na kala na nagpapasaya kay nanay eh. Luka-luka lang talaga ang nanay mo. Ito, pak lang ako ngayon. Lipas din to. Bait-bait naman itong anak ko ito. Kaya kailangan talaga magpursige si nanay para maging maayos ang kinabukasan mo eh. Na, okay lang ba na si Lolo na muna mag-aalaga sa'yo? Bakit po? Eh, babalik ako sa pag-apply ko dun sa Japan. Baka sakali swertein ako. Anong gagawin mo dun? Magkakaraoke. Mag
magwawalis, maghuhugas ng pinggan. Nay, huwag ka magdarasin sa Japan, ha? Kasi malayo yun. Wala kang kaibigan dun, baka maligaw ka. Hindi, anak. Hindi maglalasin si nanay sa Japan. Pero mamimiss kita. Nay, sige. Alis ka na. Pero dalian mo, ha? Nay, may papakita ako sa'yo. Alam mo, ang dami ko nakuha. Mag-aaral na ako mabuti para kahit wala si Tito Ralph, masaya ka pa rin. At saka, hindi kita iiwan. Hanggang paglaki ko. I love you. Dahil sa anak ko, na-realize ko na may maganda pang mangyayari sa akin kahit wala na si Ralph. Itinuloy ko ang planong mag-Japan. Aalis ako hindi lamang para sa kinabukasan ng pamilya ko, kundi para talikuran ang dating buhay at kasama na rin doon ang alaala ni Ralph. Ralph? Hi! Ma! Just in time for a drink. Here you go. Sorry, but I don't drink anymore. Really now? Mm-hmm. Since when? Oh, since you came back with a letter from your father. You know what I realized? That I was drinking. Kasi wala kaming closure. Closure, huh? Well, that explains all the smiling. But, it's kind of annoying, though. Well, eh, sino naman na hindi mangingiti sa mga letters ng father mo? Hindi pa talaga siya nagbabago. Malambing pa rin siya. O kaya nga, para kami nagliligawan uli, eh. So, does it mean you're giving him another chance? I don't know. Matatanda na kami, you know, only God knows kung mabibigyan kami ng second chance ng papa mo. Pero ikaw, anak, bata ka pa. What do you mean? Oh, come on, Ralph. Don't play games with me. I'm your mother. You know what I mean? I mean, look at yourself. You're a changed man. You have a job. May direction na ang buhay mo ngayon. Well, except for this. Ah. Ay, nako, ikaw na yata nagiging lasinggero ngayon eh. Dahil ba to kay Susan? How'd you know about her? Hindi ko niya ito sa akin ng papa mo. I know everything that happened to you in the Philippines. You know what, son? I may not know this Susan, but I think she did a good job on you. She's the one. I mean, look at yourself. Kung nasasaktan ka ng ganyan, I mean, you must really love her very much. Paano kung ayaw niya sa akin? Gagawin ng nanay ito, hindi ba? Opo, hirap mo katabi na ipigilan, ha? Nalulungkot lang ako.
mahal na mahal kita kaya konting face na lang. Ay, kailan ba na kaya ko na? Hindi ko sana pababayaan itong apo na. Ko lang para makapag-uwi sila ng ito negosyo. Mahalo kasi madali yung padala mo ng pera. Oo nga. Loko pa ako. Anak. Kasi siya na si tatay mo. Inutil talaga ako eh. Anak. Pinapangako ko. Babago na ako. Ingat ka! Mahal ka talaga eh! Asa pa rin ako. Ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Ikaw na rin ang bahala sa akin dun sa Japan. Bahala na. Sana. Sana nga ako nang matagpuan yung swerte ko. Sabi ko na nga ba, dito lang kita makikita eh. I just came from your house. Kakaalis mo lang daw pagdating ko. Bakit ka pa bumalik? Para pakasalan ka. Susan, I'm sorry nasaktan kita. Kala ko pagbalik ko sa Amerika, makakalimutan kita. I was wrong. How can I forget a person who changed my life? Susan, I love you. Nagpakasal kami ni Ralph. Hindi naglaon, dumating ang petisyon naming mag-ina at nakapunta kami ng Amerika. Parang panaginip lamang ang lahat nang dumating sa buhay ko si Ralph, Charo. Pero totoo ang lahat. May lalaking nagmahal pa rin sa akin sa kabila ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Kumagalang, Susan. Tunay ngang walang imposible pagdating sa pag-ibig. At pinagpapala, ang mga nagmamahal na sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling matatag at hindi nawawala ng pag-asa. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, kapamilya.